Tahas ang itinanggi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang aligasyong lumutang tungkol sa pagbuwag sa Task Force Davao. Sa isang pahayag, sinabi ni General Browner na sa halip, aniya ay magdaragdag pa ng puwersa sa mga lugar na kailangan ang kanilang presensya para mapanatili ang kapayapaan. Gusto ko rin pong sabihin na yung balita po na bubuwagin yung Task Force Davao ay hindi po totoo. Hindi po totoong bubuwagin natin yung Task Force Davao. Instead, magdadagdag pa ho tayo ng mga task forces sa mga lugar na talagang nangangailangan ng puwersa natin para mapanatili natin yung kapayapaan. Lumabas ang issue ng umano'y pagbuwag sa grupo dahil sa umuugong na napipinto umanong pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, Chief Public Affairs ng Armed Forces of the Philippines, ikinagulat nila ang lumutang na issue. Ako, I just want to emphasize doon sa disbanding of the Task Force Davao. Honestly, nagulat kami doon at we don't know where it came from, basically. Itinanggi rin ng AFP na ang pakay ng pagpunta sa Mindanao nitong Sabado at Linggo ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ay ang pagbuwag sa task force. The Chief of Staff went to Davao last weekend, but his sole purpose was for three things. No, look into the HADR, how the AFP will assist sa sakuna po na nangyayari sa Davao. Pangalawa po is yung operations po that is being conducted in Davao. And third is to look upon the welfare of the troops, their unwavering, you remind them of our unwavering commitment towards being united and professional. Ayon sa pamunuan ng AFP, hindi na kailangan ng loyalty check sa kanilang mga tauhan dahil mananatili sila sa kanilang mandato na nakasaad sa konstitusyon para protektahan ang territorial integrity ng bansa, kaugnay ng pinalulutang na usapin ng paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Mananatili rin sila sa kanilang misyon na protektahan ang mamamayan, pangalagaan ng Estado at ipagtanggol ang kalayaan ng bansa. I think the Chief of Staff has made very clear on his particular statement that we will be remaining, will remain loyal to the Constitution and of course to the chain of command. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.